Hi guys, today i-review ko sa inyo itong isa din na highly requested na pabango ng Penhaligon's. This is the Penhaligon's Empresa Eau de Parfum. Meron ako nitong maliit na tester niya and kasama siya sa o-orderin ko. Ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo. Today, puro Penhaligon's yung nire-review ko. Actually, limang Penhaligon's na testers itong meron ako. Pero tatlo lang yung nare-review ko today kasi ayokong ma-overwhelm yung ilong ko. Although nagre-review ako na maraming pabango, diba? Pero kasi bago sila sa pang-amoy ko, kaya gusto ko manamnam talaga yung amoy nila para mas ma-describe ko sila sa inyo ng maayos. Hindi ko masasabi kung gaano sila magiging katagal sa skin ko kasi ang tinetest ko pa lang is yung amoy nila, initial na scent, and then yung dry down. So, kanina pa siya dito sa arm ko. Ngayon naman, maglalagay ako dito sa kamay para ma-describe ko sa inyo yung initial na scent. So, basahin muna natin yung description niya. Empresa by Penhaligon's is a amber floral fragrance for women and lumabas siya noong 2014. Top notes are blood orange, peach, bergamot, mandarin orange, and pink pepper. Middle notes are rose, dewberry, cassis, neroli, and geranium. Base notes are patchouli, brown sugar, musk, sandalwood, vanilla, cacao, olibanum, and amber. So, meron siyang mga matatamis na notes. Etong pabango na to, eto siya guys, ang cute-cute niya, liit-liit niya. Kino-compare siya sa Chanel Coco Mademoiselle. And yes, agree ako. Magkaamoy sila. Pero, mamaya ko sasabihin kung sino yung mas kaamoy niya. Nakaamoy pa rin naman ni Chanel Coco Mademoiselle, if that makes sense. So, okay. Shake ko muna. Lagay natin dito sa kamay ko para mas ma-describe ko sa inyo yung initial na scent niya. Initial na scent, Coco na Coco talaga. Coco Mademoiselle. Pero, ang difference niya guys with Coco Mademoiselle is si Coco Mademoiselle, meron siyang blast of freshness pag inispray. And yun yung parang laging nakaka-invite sa akin na pag ini-spray ko yun, yun lagi yung ang dami ng kaamoy nito. Although this year, wala na akong masyadong naaamoy na kaamoy nun. Kaya gustong gusto ko na siya ulit na ginagamit. And although siya pa rin talaga yung bestseller na pabango ng Chanel. Sabi sa akin ng SA sa Chanel dito na store sa Rustan, siya talaga. I don't know kung worldwide, pero sabi niya siya daw yung bestseller talaga. Pero hindi ako nagsasawa sa kanya. Parang iniiwasan ko siya, pero hindi ako nagsasawa sa kanya. Kasi meron siya nung blast nung freshness. Ang ganda nung pagkakatimpla nung tawag nilang fruit-chuli. Fruity patchouli. Sa akin, fruity floral patchouli siya. Na parang may something na malamig na fresh. Sometimes, hindi ko masyadong naaamoy yung parang meron siyang may pagka-screechy siya ng konti. Sometimes, hindi ko naamoy yon. Sometimes, naaamoy ko siya. Pero most of the time, bangong-bango ako sa kanya. Mabango naman talaga siya, guys. Very feminine. Eto, guys, sa initial na scent ni Penhaligon's na Empresa, floral agad yung maaamoy mo. Yung floral notes. Sorry, guys, kung imi-mention ko talaga ng imi-mention si Chanel na Coco Mademoiselle. Kasi dun talaga siya. Yun talaga. Pag amoy mo, kung hindi trained yung ilong mo, isipin mo, this is Chanel Coco Mademoiselle. Pero ito, amoy ko kagad yung parang blood orange, tapos floral. Siya agad yung naamoy ko. Wala siya nung freshness. Wala siyang ganun. Pero, it's not that bad. It's actually parang, ayoko mang sabihin, pero parang mas magandang pagkakatimpla siya. Hindi ko naman sinasabing hindi maganda si Chanel, pero if you find the Chanel Coco Mademoiselle, especially the dry down, parang yung patchouli is masyadong parang may pagka lupa siya sa skin ninyo or masyadong parang musty na musty, try this. Kasi parang yung patchouli niya, hindi ganun katapang. Tama lang. Ang ganda. Mas parang classier siya. Mas parang mas elegant pa siya kung may i-elegant pa yung amoy na yon. Yes, ang ganda niya. Ang ganda ng pagkakatimpla niya. Dito sa dry down, mas sumisipan ng konti yung patchouli pero still compared to Chanel Coco Mademoiselle na dry down, mas maganda pa rin yung pagkakatimpla niya. Parang ang floral na orangey, na ang sophisticated, na may patchouli pero hindi ganun katapang. Ang ganda guys ng pagkakatimpla nito. Eleganteng babae. Mas elegante siyang babae. Kung gusto niyo yung Chanel Coco Mademoiselle na ayaw niyo yung patchouli na amoy, try this. Try this guys. Ngayon, yung sinasabi ko kanina, sino yung kaamoy niya? Sa akin kasi,
si Zara na collaboration ni Joe Loves or ni Jo Malone, yung Fleur de Patchouli, kaamoy din siya ni Coco Mademoiselle. Pero mas parang toned down, mas gusto ko sana sabihin rounded yung timplay. Nawala kasi yung parang freshness, parang screechiness ng konti. Maganda yung timpla nun eh, pero super hina niya guys, na kailangan mong mayat maya after an hour yata or two, kailangan i-respray mo na siya sa katawan mo. Ito kaamoy niya. Siya yung parang mas makapit, mas malakas na version nun. Okay? Kung hindi nyo to afford at meron pa kayong mabibili nung Zara na Fleur de Patchouli na collaboration ni Joe Loves, Jo Malone, buy that, kasi mas mura siya. Yung malaking bottle niya, parang 2,000 and plus. Ayun lang, hindi nga lang siya ganun kalakas. Pero, okay lang siya sa weather natin sa Philippines. This one, yung lakas niya, udiparfa siya, no? Okay lang din siya sa weather natin dito sa Philippines. Yung Fleur de Patchouli, meron yata akong tatlong bote or apat na bote nun. Kasi, na-imagine ko siya as magagamit ko siya for everyday na wear, everyday na scent. This one, yung Impreza, isa-save ko siya, kunyari, gamit ko yon, tapos may pupuntahan ako sa gabi, isa-save ko siya for the evening kasi medyo mas stronger version siya nun. Pero kung wala ako nun, I would use this for everyday. You could use this for everyday. Hindi siya nakakakos ng sakit ng ulo, hindi siya nakakakos ng sakit ng ilong. For the age, pwede siya kahit ano, college student pataas. This is very feminine. Pero, kung gusto siyang gamitin ng lalaki, itest niyo muna guys. Kasi baka iba-iba yung lumabas na notes sa inyo, no? Pero i-test nyo muna. Pero pwede. Because of the patchouli, pwede. Actually, kahit naman yung floral na notes, pwede rin naman sa lalaki. Pero i-test nyo muna, guys. Kasi to me, itong Impreza na Eau de Parfum, very feminine. Classy, feminine, well put together. Kahit hindi mag-makeup, ang ayos-ayos, ang sophisticated na babae. Ayan siya, guys. Naintindihan ko na bakit marami ding may gusto nitong Impreza. If you're tired with Chanel, kasi meron talaga siyang parang guhit nung parang woody na may pagka-musty, medyo malupa ng konti. Meron siyang ganun eh, na minsan nakakapagod. So, ayan, I hope nakatulong tong review na to, guys, sa inyo. Pwede nyo namang skip na to kung happy na kayo sa Chanel, Coco Mademoiselle ninyo. Pero, amuyin nyo muna. Amuyin nyo muna, guys, kasi at least sa ilong ko, nadidistinguish ko yung difference niya. Kung sa ilong ninyo and sa skin ninyo, parang parehas lang siya, hindi naman tayo pare-parehas ng ilong, then kahit isa lang sa kanila, okay na. So, that's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!